mga buhangin dadalhin sa iba-ibang lugar to? Iba-ibang lugar. Buhangin pa ba? Dito nila iniipon, no? Tumahan yung lahar dati nung pumutok yung Mount Pinatubo noong 1991. Ito yung mga buhangin doon na galing sa itaas po. Kilala ang Mount Pinatubo noong eruption noong June 15, 1991. Located ito sa tri-point of Zambales, Tarlac, and Pampanga. The eruption severely damaged surrounding areas with pyroclastic surge, pyroclastic falls, and later flooding lahars na caused by rainwater remobilizing volcanic deposits. So ito po yung Santo Tomas River. Ito pala ay bagkukuhanan ng mga buhangin. So mahigit 30 years na nakalipas, kamusta na ba yung lugar na abutan ng pagputok ng Mount Pinatubo ngayon? Ito pala ay nandito sa San Marcelino, Zambales. Dito natin matatanaw it, Santo Tomas River. Kailang dapat tao yung walang ulan kasi puro buhangin yun din eh. Yan, ito na ako. So ito yung dinaanan ng pandate, nung pagputok ng Mount Pinatubo. At yun naman sa yung buhangin. No? Actually, mababa na yung tubig ngayon. Pero yung ibang portion dito, pansya flooded. Dahil na rin sa yan magkaroon ng ulan dito. So itong kalsada niya, kung talaga sira, may mga butas-butas pero madadaan na naman siya. Lalo na pag malaki yung gulong ng sasakyan mo. Usually kasi mga 10-wheeler trucks na dumadaan dito. Mabibigat yung dala nila kasi may dalang mga kanyan. Mga buhangin. Dito sila kumukuha. O rin tinatawag nilang quarry. Maganda ka ba yun? Parang desierto nga yan din. Kapag summer. Kadalasan dito, tricycle, motor. Para mas mabilis ang biyahe. No? Bihira yung mga sasakyan dito dahil sa malitong panahon. Tsaka yung kondisyon ng kalsada. Yung mga lugar dito kabay, may mga pasalan niya doon pagdating sa dulo. Kaya lang, pag dito ka dumaan, abutin ka ng mga 40 minutes hanggang isang oras dahil mabagal yung takbo. Dahil, yan o, malubak. Tapos yung iba dito, ilagay nila lang kon, ng buhangin. Kaya naging one lane na lang. San Rafael, San Marcelino. San Marcelino, sir. Oh. Itong mga kinukuha nila ngayon? Mga ano yan, sir. Kinakakot nila ng mga buhangin, sir, na inano sa iba-ibang lugar, sir. Na ano, yung pinagaanuan. May nagano yan at quarry talaga, sir. Na buhangin, dadalhin sa iba-ibang lugar to? Sa iba-ibang lugar, sir. Kaya nga ba, napapansin nyo itong kunan ng mga buhangin ngayon? May tubig. Kasi walang yan sir, parang bahala yan ngayon. Oh sir, bahala yan sir. Pag umuulan, ganito talaga sir ang ulan dito, yung tubig dito. Pag walang ulan, eh mawawala na yan sir. Parang disyerto dito sir. Opo sir, yung daanan talagang papuntang baryo na daanan ng sakyan ng mga kulong-kulong, sakyan, ganun. Ah, yung mga dito sila dumadaan sir pa yung, sir. Yung bayan? Doon sir. Ah, dyan. Sir. So saan papasok yung mga konser? Dyan? Ah, may daanan dyan? May daanan doon sir sa gilid yan. Diretso yan sir, papuntang Santa Fe, barangay Santa Fe. Okay, pero yan, pwede rin lakarin sir, medyo malayo pwedeng, lang. Pwedeng lakarin sir, kaso lang, medyo malayo. Mayigit isang oras sir, 45 minutes. Ganun. Pinatubo sir yung pumutok ng Bulgan noon na 1991. Oo. Nagbaha dito ng ano, yung pumutok lahar. Ng Bulgan. Lahar sir. Umagos dito lahat sir sa ano, yung mga buhangin. Pero sir, puno ng mga lahar talaga ito ngayon. No? Opo sir, buong lawak yan sir, puro lahar na yan. Okay. Kasi sa likod sir, mga puno na lang yan dyan. Mga puno-puno yung mga tumutubo na mga yan sir, mga aro, tawag sa Ilocano, aro yan sir. Tapos yung shape ng kanya sir, talaga nakaslant talaga ito siya. Ito, para hindi siya papasukin ng tubig. Opo sir. Kapag bagyo ba, umaabot ba yung tubig dito sa kalsada? Hindi sir, hanggang dyan lang sir. Hindi na pupunta dito sa gilid sir.
Kahit yung bagyong Undoy. Opo sir. Diyan lang sa San Antonio na yun. San Antonio na. San Antonio papuntang dagat na yun. So, ganito katindi yung kwan dito. Yung kalsada. Yan, yung mga butas-butas, yung mga potholes sir. Napupuno lang sir ng tubig. Ito, ano to sir? Gas station? Para sa lahat yan? Ayun, may ikonan mo na gas station dito. So kanina pagsimula natin, may ulan. So ito yung sinasabi ko kabayan dito sa pinakabungad. Dito yung maraming kumukuha ng mga buhangin. Yan, dito makikita nyo kabayan, no? Kinakarga na sa truck. So napakadami yan, galing pa yun dun sa Itaas, oh. Or yung tinatawag nilang gateway to New Zealand. Napakadami yung mga buhangin dun. Kaya naman na hindi siya nauubos dito. So dito kabayan yung kuha na nila ng mga buhangin. So ito, sinasala nila to para yung mga malalaking bato nakahiwalay. Kahit kumukuha sila ng buhangin dito, hindi nauubos. Kasi dun sa Itaas, yung natabunan ng lahar, ang dami mga buhangin dun. Hindi nauubos. Actually, nasa dulo lang tayo dito. Ito yung mga buhangin dun na galing sa Itaas pa. Yan, tingnan nyo. Yan, hindi siya nauubos kasi yung tubig dumadaan dito, lalo na pag nagkaroon ng malakas na ulan. Ito siya, napuno ng tubig. Tapos yung daan ng tubig naman, may mga dalang buhangin tulad nito. Oh, sir. Kaya kung napapansin nyo dun sa pinakaunan, kahit araw-araw sila kumukuha ng buhangin dun, hindi nauubos. Yan. So ito yung natabunan dati ng lahar ng pagputok ng mga pinatubo. Bueno, sa mga nagtatanong, after siguro 30 years na nakalipas ng pagputok ng Mount Pinatubo. Actually, wala kayong makikita mga truck dito, yung mga nagdala ng buhangin kasi nandun pa sila mismo, malapit sa pinakabayanan na yun eh. Okay, dito ang dami mga buhangin. Hindi siya nauubos. Bukod sa pagkuhanan ng mga buhangin sa Santo Tomas River, itong daanan pala ito ay papunta sa mga iba't ibang tourist destination dito sa may San Marcelino ng Zambales. Dito rin yung papunta sa Mapanuepe Lake kung saan makikita yung sunken Santa Barbara Church. At dito rin papunta sa tinatawag nilang New Zealand dito sa may Zambales.